Balance! Punyeta. Napakatagal. Ito lang ang gagawin. Inabot ng kulang-kulang na 5 buwan. Ano ba yan? Ito ngayon yung ebidensya na nagpapatunay na ang daming incompetent yan sa BIR. Eh, inulit lang yung lumang form eh. Inabot ng punyeta. Imbis na sandali lang yung aming gagawin, eh dumami. Ngayon, sabay-sabay kaming magpapile. Ilang milyon kami magpapile kami sabay-sabay. Hindi lang yan. Ang requirement ngayon, magpile ka ng manual. Ibig sabihin, hindi nila nagawa yung trabaho nila. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, papaano mag-fill up nito. Actually, nasa video ko na. Uulitin ko lang. Okay? So, tingnan nyo maigi. May choices kayo eh. Ayun, oh. Diba? Ano choice ko, Mr. Maestro? Napakasimple ho ng choice nyo. Nasaan ba yung kamay daliri ko? Ayun, oh. Ang first choice, optional standard deduction. Ayun, oh. Pwede kayong itemized deduction. At pwede kayong, 8%. So, may tatlong choices. So, sir, paano ngayon mag-compute ng tax? Bago ho ninyo ito ma-compute, pupunta ho kayo sa likod. Ayan. Ito ho yung likod, page 2. Ayun. Page 2. So, kung yung chinek nyo po dito ay 8%, nasan yung daliri ko? Ayun, ang 8%. Ang gagamitin nyo po dito sa likod ay yung pong pang 8%. Sir, nasan yung pang 8%? Ayun, no? Nasa schedule 2. Nakikita nyo po ba? Ayun ang schedule 2. So, didiscuss ko sa inyo. So, sa schedule 2, number 47. Okay? Ito pong file na to ay pwede nyo pong makuha sa aking kataxpayer Facebook. Facebook.com/kataxpayer. Pwede nyo pong i-download at magamit nyo ron. So, sa page 4, sa schedule 2, number 47, tinatanong kung magkano yung sales mo. For example, 3 million. So, 3 million. Yung sales mo niyan ay from January 1 up to March 31. So, ito total mo yung sales mo sa loob ng 3 buwan. Add non-operating income. Kung may non-operating income ka, limbawa, interest sa banko, o kaya royalty, o kaya royalty, franchise fee, o etc. O pwede mong ilagay dyan. Since wala, ilalagay mo 0. Susunod, number 49, i-add mo tong dalawa. So, 3 million plus 0 is 3 million. Okay. Add number 50. Kung meron ka raw income sa last quarter. Natural, first quarter lang to. So, 0, wala. Kasi ito ay for first quarter. Nasa first quarter tayo eh. So, wala. Cumulative, i-add mo raw to. 3 million plus 0 is 3 million. 3,000 lang yan. Then, less allowable deduction, number 52. 8% ka sir eh. 8% GIT ka eh. Gross income taxation. So wala ka niyan. 0. Diba? So, 3 million less 0, susulat mo na ngayon dito sa number 53. 3 million. Ayun. Tax due, 54. Diba? 3 million, imumultiply mo ng, hindi mo muna imumultiply. Ileless mo muna yung 250,000 tsaka mo imumultiply ng 8%. Yun po yung babayaran nyo. 3 million minus 250,000 less 8%, yun ho ilalagay nyong amount dito. Okay? Yung nilagay mong amount dyan sa number 54, dadalin mo ngayon sa number 26. Sa bandang harapan na po yung number 26. Ayan.
Number 26, tax due. So ilalagay mo ngayon yung tax due mo ron. Okay? Less tax credit. Ang ibig sabihin ng less tax credit, kung meron kayong, kung winidholdan kayo nung kliyente ninyo. Oh. So kung merong winidholdan dyan, limbawa, winidholdan kayong piso, o i-deduct mo yung piso. Kung wala naman, susulat mo, zero. Ayun. So, yung number 28, isusulat nyo, ito plus ito, o nilalabas na yung amount. Ayan. Number 29, penalty. Eh, wala namang penalty, zero. So, number 30, ha, total amount payable, edi yung XXX mo plus zero, XXX din uli yun. Aggregate amount payable, 31. XXXX. Ngayon, merong, ayaw talaga nilang bitawan to eh. Huwag ho kayong mag-file ng joint ng asawa nyo. Okay? Just in case may mali ho yung tax return nyo, masasama yung asawa nyo sa kaso. Huwag po, huwag. So, mag-file ho yung mag-asawa, married couple, ng hiwalay na 1701Q. Okay, yung susunod kong video, i-discuss ko naman para ho sa OSD at saka sa itemized allowable deduction. Huwag nyong kalimutan, Sir Ma'am, yung aking isa pa hong video na nakadikit dito. Pakipanood nyo at pakishare nyo sa iba. Marami pong salamat at mabuhay po ang mga taxpayer na mabubuti at sumusunod sa batas. Let's balance the sheet! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, ayo at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay sa, ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately, ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, bubarahin ko ho to. Meron po akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo ho yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko, at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation,
may tax collection at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, investigation, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaction. So, minamatch na yung transaction, dun sa available entry. Ayan. Ganon din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Oh, available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later, lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan, makikita nyo. Ipa-flash ko. Poink! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may oplan kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigate, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, naka-plus ko sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice, o formal letter of demand, o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o mag-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita. Kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English, okay na ho yan. Kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.